Hello mga mare! Kahapon nga pagkadating namin dito sa bahay ay agad nga itong si Kuya Joel inasikaso yung mga pagkain ng aming mga alagang baboy dahil mga mare, may gagawin sila dito sa kulungan ng aming mga inahin dahil mga mare, ngayong araw nga mga mare ay maglilipat nga kami ng aming mga buntis na inahin dahil mga mare, first week of March ay mga nganak na sila kaya nakaka-excite mga mare kung ilan yung makanilang magiging anak. Kaya etong nga sila Kuya Joel, sila Tatay Buyong at yung aking asawa yung paglipat ng aming mga inahin na buntis. Kaya naman si Tatay Buyong, eto na nga at kumuha na siya ng pagkain na inahin na ito para sumunod sa kanya. At eto na nga mga mare, hindi na nga kami nahirapan sa paglipat ng inahin na ito mga mare dahil agad naman itong sumunod kay Tatay Buyong doon sa kanyang bagong tahanan at ilang nga siyang mamamalagi dito hanggang sa maiwalay na yung kanyang magiging anak. At eto nga, nadulas pa siya nung umaakyat siya dito sa kanyang bagong tahanan. Eto nga mga mare ay mga nganak March 3 at 8. Kaya nagsusunod-sunod mga mare yung aming mga blessings sa susunod na buwan dahil ito yung dalawang mga inahin na unang mga nganak at susunod naman ito yung apat pa. Kaya abangan natin mga mare kung ilan lahat yung kanilang mga biik. Kapag may nanganganak kaming inahin mga mare ay busy-busy nga kami mag-asawa dahil inaasikaso namin yung aming mga kailangan. Tulad ng gamot, halimbawa na lang dito mga mare, ang oxytocin. Dahil mga mare, nagtuturo kami sa inahin kapag may lumabas na isang biik. Para nang sa ganun mga mare, ay hindi na ito mahirapan na umire. At magsunod-sunod na lang mga mare, yung paglabas ng kanyang mga biik. At syempre mga mare, may mga kailangan pa tayo na ihanda bago ang panganganak. Tulad ng betadine, pangputol ng pusod, at iba pa. Dahil mga mare, agad namin pinuputulan ng pusod ang bagong labas na biik. At paglipas nga ng isang araw mga mare mula nung sila ay sinilang ay doon naman kami nagpuputol ng ngipin. Para nang sa ganun mga mare, hindi masaktan yung inahin kapag dumedede yung kanyang mga anak na biik. At pagkalipas ng tatlong araw mga mare, doon naman kami nagpuputol ng buntot at nagkakapon. Yes mare, sa tatlong araw mula nung sinilang sila ay kinakapunan na namin yung biik. At syempre mga mare, nagtuturok na kami ng kanilang first dose ng vitamins. Dahil mga mare, yung rason kung bakit tatlong araw pa lang ay kinakapunan na namin yung aming mga biik ay para mga mare, madali po itong maghilom. Disclaimer lang mga mare, yung aking sinasabi patungkol sa pag-aalaga namin ng baboy ay base lamang po ito sa aming karanasan. Dahil mga mare, for almost 10 years ng aming pag-aalaga ng baboy ay eto po yung aming ginagawa tuwing may nanganganak na inahin. At hanggang dito na lang muli ang aking mini vlog mga mare. Hanggang ulit sa mga susunod. Bye-bye! God bless!